type na hub. Pwede ko sa cassette type na ismak. No. Hindi pa pwede. Ano yung na-pili kong hub? What's up sa inyo mga Kalodi Kicks? May nagtanong lang po sa aming TikTok kung ano po ba ang hub na pang road bike. So yun mga Kalodi Kicks, ipapaliwanag na rin natin sa videong ito kung ano bang iba't ibang klase ng hub. Kasi naging experience po namin dito sa aming shop na mali po yung kanilang hub na nabibili. Nagdadala po sila ng hub dito sa aming shop, ipapagawa po nila. Tapos, cassette type ang nabili nilang hub pero thread type po yung kanilang sprocket. So mga Kalodi Kicks, kailangan talaga automatic na magpapalit po tayo ng sprocket. So yun mga Kalodi Kicks, ipakita ko sa inyo kung anong iba't ibang klase ng hub na dapat nyong gamitin. Ito mga Kalodi Kicks, yung karaniwang hub na minsan nakakabit pa sa ating bike o stock na hub. Yan mga Kalodi Kicks, ito ay D-bearing pa. Ibig sabihin mga Kalodi Kicks, hindi pa po siya self-bearing. So mga Kalodi Kicks, ang advantage po ng self-bearing, ayun po yung mas matagal po yung pag-maintenance sa kanya. Di gaya po ng ganitong hub, naka-ball bearing pa. Karaniwan po dito, nagiging issue po nito. Palagi po nagpaparipak, lalo na't mas mabilis pong matuyo yung grasa. So ito mga Kalodi Kicks, naka-thread pa po yung axle niya. Ito naman yung holes na sinasabi. Yung butas niya na paglalagyan ng spokes papunta po sa rim. Kung bibili po kayo ng hub, kailangan kung gusto nyong kung 36 yung inyong rim, kailangan 36 din po yung hub na gagamitin nyo. Meron po kasing mga hub na 20 holes, 24 holes, saka 32 holes, at 36 holes. Ngayon ito mga Kalodi Kicks, front hub niya wala po siyang kabitan ng rotor, kaya ang mangyayari po ay sa rim brake po kayo magpepreno. At ito naman mga Kalodi Kicks, yung rear hub niya, ito pong side na to ay sa kabitan po ng sprocket. Tapos dito naman po minsan brake drum po ang ginagamit, pero pwede rin po kayong gumamit ng rotor kung meron lang po kayong adapter para may kabit po yung rotor niya. Tithread na lang po natin dito. Ito naman mga Kalodi Kicks, yung sinasabi ko sa inyong thread kanina, na ito pa pong sprocket na to yung ating isasalpak. Yan. Tithread po kasi siya. So yun mga Kalodi Kicks, ito naman ang isa pang hub na tithread type pa rin, pero ang pinakamaganda nito mga Kalodi Kicks, naka-silvering na po siya. Ayan po. Tapos, yung kabitan po ng kanyang rotor, the ball type na po siya. Yan. Ito naman po yung ball type. Kanina po, yung tinuro ko po sa inyo, naka-thread po siya. Ito naman po ay naka-quick release na po. Yan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po yung quick release. Hindi na po natin kailangan gamitan ng tools para kung tatanggalin po natin sa frame. Yan. Tapos ito pa rin yung holes niya. Meron pa rin po siyang 32 holes at 36 holes. So yun mga Kalodi Kicks, ito naman yung cassette type na hub na budget mill. Yan. Ito po cassette type, 3 pounds lang po siya na naka quick release, tapos self bearing na rin po siya. Tapos rotor type po, ball type na po yung rotor niya. Yan. Bali mga ganitong sprocket na po, hasaltap natin mga Kalodi Kicks, cassette type na po. So yun mga Kalodi Kicks, ito naman yung mga 6 pounds na cassette type na hub. Yan naman po yung tunog niya. Tunog mayaman na po. Tapos isa pa pala sa mga tip ko mga Kalodi Kicks sa inyo, na minsan po, kagaya po nito, may nakalagay po na 12 speed. Sa mga cassette type po kasi, merong ang kasya po niya na ilagay o maximum na pwedeng ilagay natin na sprocket, 9 speed, 10 speed, 11 speed, 12 speed, 13 speed. Kaya dapat nyo pong malaman din yun kung bibili po kayo ng hub. Ayan po. Yan, ito 12 speed po ang maximum niya na pwedeng ilagay natin sprocket. Ito mga Kalodi Kicks, ito naman po yung pwede sa mga true axle. Yan, convertible po ito sa true axle. Tapos pwede rin po siya sa quick release.
Tapos mga kalodi kicks, meron din mga ganito na boost type at saka non-boost. Ito lang po, non-boost type po ito. Yung ibig sabihin, sa pagkakaalam ko po, ang boost type ay po yung medyo mas mahaba po dito yung axle niya. Ito naman po mga kalodi kicks, yung speed 1 armorer, pero 8 pounds na po siya. Kung mapapanood nyo po sa mga last kong video, yung review ko po dito, kaya makikita nyo po yung pinakang prehab po niya. So ito naman mga kalodi kicks, yung tunog niya. Ito po kasi ay naka 8 pounds pero nakatutit siya, kaya mas malakas po yung tunog niya. Yan. Pwede nyo pong panoorin sa last upload ko yung review ko po dito kay Speed 1 Armorer. So yan mga kalodi kicks, naka-bolt type pa rin po siya. Tapos meron din po itong non-boost type saka boost. Ito naman po, non-boost type po ito, pero meron din po siyang boost type. So yun mga kalodi kicks, meron po itong micro spline. Wala lang po ang stop, pero meron pong micro spline po ito. Iba naman po yung salpakan ng sprocket niya. So yan, dito naman tayo mga kalodi kicks sa ratchet type. Marami pa pong iba't ibang klaseng brand ng ratchet type, pero sa dito po sa tindahan namin, ito po, meron po kaming ratchet type na Sagmit B36. Mapapanood nyo pa rin po sa YouTube channel namin yung review nitong ratchet type na to. Ayan po. So yun mga kalodi kicks, papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung true axle. Ito yun mga kalodi kicks, may kasama siyang pang convert sa true axle. Ayan po, isasalpak lang po natin dito. So yun mga kalodi kicks, ito yung minsan kakaiba, ito Shimano. Ito po ay cassette type. Yan, cassette type po siya. Pero ang kaibahan lang po nito kalodi kicks ay ito po. Center lock po siya. Bali, iba po yung kabitan ng rotor niya. Ayan po. Ayan. Tapos ito naman po yung magiging lock niya. Ayan po. Ito mga kalodi kicks, isama na rin natin tong pang pixie na hub. Yan. Yan ito mga kalodi kicks. Ito yung pang pixie. Yan. Ito po yung ano niya, nakalock ring po siya. Yan. Dilock ring naman po siya mga kalodi kicks, kaya wala po siyang pre-wheel. Tapos ito mga kalodi kicks, kabilaan po kasi siya, pwede po natin gamitan ng preno o kaya yung pinakang pre-wheel po niya. Kung gusto niyo naman po na may pang pre-wheel, ito po pwedeng gamitin. Yan. So yun mga kalodi kicks, balikan natin yung tanong kanina, kung ano po ba ang hub na dapat natin gamitin para sa road bike. So yun mga kalodi kicks, ito yung mga pang road bike na hub. Yan. Kagaya po nito ay RC road bike hub. Makikita nyo po sa review ko itong ARC road bike hub. Yan. Ample review po nito. Pero ipakita ko na rin po sa inyo. Yan. Ito po. Karaniwan po sa pang road bike hub, ito po, wala po siyang kabitan ng rotor. Ayan po. Tapos, karaniwan, maliliit yung hub niya. Yan. Mapayat lang. Tapos ito po. Ito naman pong ARC road bike hub. Naka-cassette type po siya. Pero meron din naman pong tread type na pang road bike na hub. So yun mga kalodi kicks, karaniwan sa makikita natin na pang road bike na hub, ilan lang yung spokes niya na nakabit sa rim. Kagaya nito mga kalodi kicks, itong front hub nitong ARC na pang road bike, ito po ay 20 holes lang. Kaya ang kailangan nyong bilhin dito na rim ay 20 holes din. Dito naman sa panglikod niya, 24 holes. Ayan po, 24 holes. Kaya kailangan bilhin nyo na rim naman, 24 holes. Magkaiba po na rim ang bibilhin nyo. So punta naman tayo sa budget mill na pang road bike na hub. Kagaya nito, itong kay Ragusa RV900. Yan, medyo mabigat po siya. Ito po, wala rin po siyang kabitan ng rotor. Yan. Pero cassette type po siya. Tapos self bearing na rin po. So yun mga kalodi kicks, ang karaniwang nakikita ko naman dito sa
aming shop, hindi po lahat ng hub na pang road bike ay pang road bike lang. Karamihan po na lumalabas po ngayon, gumagamit na rin po sila ng derotor. Yung kagaya po nang ipinakita ko po sa inyo kanina. Ito po, derotor na po siya. Kanya-kanyang trip lang yan. Kung gusto nyo po na derotor para sa road bike nyo, pwede naman po nyong gawin. Nasa sa inyo naman po yun. So yun lang mga ka-Lodi Cakes, at hanggang dito na lang po yung aking video. At maraming maraming pong salamat po sa suporta nyo po.